tanungin. Tanong lang. Ayaw kong imbestigahin. Bakit pumasok ang SAP doon alas 8? Ang away ang firefight was almost one day hanggang hapon. Ang kampo, may regiment doon, just a few kilometers. Bakit walang tulong na pumunta doon? Diyan talaga ako nagtataka. Hanggang ngayon. At may tog yung mga helicopters, tog ng Davao, tog ng Jensan, tog ng Awa, nandito yung Mama Sapano. At may sabihin pa akong, hintay lang kayo, bakit hindi tinawagan na librihin yung mga naipit? Hanggang gabi, nag-usap-usap lang. Alam mo saan, nandoon ako sa Zamboanga. Nandoon si Rojas, pati si sama ko si Bong, pati si Mayor Beng Climaco, babae, Zamboanga City. Pinatawag kami doon sa Tuman Conference. Itong dalawang Rojas, pati Aquino, panay ang tindig doon sa likod ng stage. Kami naman naghihintay. Ito, totoo ito. Patanong ninyo sa militare. Sige sila salita. Tapos tinanong ko ang ISAP. Katabi ko ang ISAP eh. Sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, sir, ubos talaga, sir. Ang pumasok, patay lang. O bakit? Walang reinforcement. Sir, walang order, sir. Gusto namin pumunta doon, walang order. Binabawalan talaga sila. Ngayon, anong klaseng transaction yun? Bakit mo ginamit ang SAF na hindi naman sanay sa terrain, sa topography ng lugar kung paano yung bukid malalim, saan yung mga cave? Pinadala mo yung mga pulis. Ang training yan, komando nga, Maynila lang. Bakit hindi mo inutosan ang mga sundalo dyan mismo sa harap ng Mama Sapano? Eh, gusto kong tanungin si Rojas. Kasi ito si Presidente Aquino, ito for the first time ilalabas ko. Nagupo na kami doon, nandyan yung mga generals. Tinanong niya yung general na medyo na-assign dito banda sa Away. Tapos ang tanong niya, tanungin mo yung mga generals, yung buhay pa. Sabi niya, kung ikaw general, kung ikaw ang nandoon, anong gawin mo? Putang ina, tumindig ako. Sabi ko, Mr. President, I have a flight. Wala. Walang flight, walang aeroplano na. So kami, dumidala ako na maliit na aeroplano. Sabi ko, I have a flight. I have to go. Tumindig ako because it was a very stupid. Magtanong ka ng ganun, katapos ng araw, patay na ang mga sundalo ko. Tumindig ako. Tanongin niyo yung ISAP na panahon ni Pinoy. Anong nangyari? Putang ina, sabi ko, bakit kasi kapatid, tinatago ninyo? Bakit pulis na walang alam? At bakit hindi ang army? At bakit walang tulong na ang lapit sana ng helicopter? 35 minutes magdating na yung Davao, Awang in 15 minutes. Jensan in about same. 10 minutes, 15 minutes. Wala talaga, pinagbabaril doon. May kodigrapa, yung pantapos. Isa-isa sila, they were given the coup de grace. Tapos ibalik niya ito sa Senate, DILJ. He wasted 44 lives for nothing.
They could not even explain why it was the police who went there. Were totally ignorant of the topography and the physical arrangements sa bukid doon. Hanggang ngayon rin niya sinagot to. Itong 44 souls, karamihan doon Ilocano, dalawa lang tayong Ilocano pati Ilonggo, yan lang ang warrior sa Pilipinas. Yung iba, Jesus, buto ng lubintador. Yan lang ang gusto kong tanungin sa kanya. Bakit ang pulis? At bakit yung isang araw na bakbakan? Bakit hindi inyo pinapasok ang army? Bakit walang air support na maraming air assets naman doon nakapalibot? Hindi ko masabi na ano, pumasok ng mga madaling araw. Kaya nakuha nila yung si Marwan kasi madilim eh. Pero nagkahalataan na eh, sunrise na, nakulong. Ayun, pinag... Yan lang. Kung may masagot kayo na maganda niyan, pues, ang in-number one ninyo, si Ruas, ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, ilagay ninyo yung itong putang ina na to.